Akin. Ganda ng setup natin kahit papaano, di ba? Sumasabay. Mm-hmm. Pero ito pala, pasok na ba yung secret? Actually, pwede pa. Siguro mas sila, T-Fever. Kung matu-zero sila sa next series nila. Which is ang laban nila against... Tundra. Yun hatakan. Yan ang hatakan. Talaga. Literal. Na sa babae maglalaban. So, ang gagawin ng secret dito, didepensa nila yung lower bracket nila. Sino kalaban ng TSM? Kasi nakaasa din dyan eh. TSM BB. Nakulay, pasok na Betboom eh. Pasok na ang Betboom. Pero yun nga eh, Betboom yun. So kahit siguro pasok na sila, pwede pa rin nilang i-overthrow itong TSM. Kasi yung TSM, ganun din eh. Nakaasa din sila sa series kung makakasabit ba sila. Pero kung makatusir yung Team Secret, possible na sila pa yung mag-upper bracket. Yes, posible. Kung 2-0 mga kaibigan, ano. Well, eto na yung ating bakbakan. Good luck, have fun. Sabi ng both teams natin dyan. And ito na, smoked up ang ating dalawang teams again. Para po sa mga tropa natin dyan na nagtatanong kung yung points bakit wala, nasa stream A po. Kaya po hindi po lumalabas yung points nyo dahil nasa stream A po yung points. Or check out Twitch as well. Bukod po yung puntos na or yung mga prizes for Twitch and for YouTube. So, good luck sa mga tropa natin dyan. Okay. LGD, sabi ni Vincent. Uy, mga LGD fanboys dito. Ha? Sino ba yung tingin nyo mananalo? Pero ikaw, Mike, sa current draft, tsaka sa performance na din nila, sino yung tingin mong mag-show? Siyempre, request na. Nasa performance pa lang. Nung tinanong mo pa lang yung performance, Matic, sino ba yung nasa upper bracket na secured na? Ah, siyempre. Quest. O, di, yun na, Matic. Quest diba? Na talaga. Pero ano? Depende pa rin talaga sa, well, iba naman yung sa game mismo eh. Yes. Diba? And nasabi din kanina ng mga hosts natin earlier na yun, yung PSG LGD, sila din naman yung isa sa teams na talaga namang nagpa-perform well. Oo. Diba? And malay tsaka, nila. Kailangan nila mag-perform well talaga dito kasi sila independent champion ng Riyadh eh. Yun din. Tsaka sila yung nasa... Ano ba? Paano ba natin sabihin to? Pwede pang malaglag if ever? Nasa delegado din. Oo, nasa delegado pa. So medyo mahirap nga yan pagkasakali na natalo sila dito ng Quest. But for Quest, mukhang hindi naman to yung binabanggit nga nung isang host natin na... kanina na experiment. Baka mag-experimental play. Kasi sa nakikita natin, etong gantong klase ng heroes, Pang suntukan pa din eh. Pang ano to, pang early tempo tong pwedeng gawin ng Quest pag ang dali nila nakuha yung mga items nila sa leaning stage. Mag early tempo talaga yan, lalo na di mo naman ano, parang di ka naman mahihiyang sa backup since ang dami nilang global, IO tsaka Storm. Ayun din eh. Na madali makahabol talaga sa teamfight if ever na magkakaroon man o magpo-force yung kanyang mga kampe. Auto plus 2. Yung quest mga tropa. Hindi kamo plus 2. Pwedeng plus 3. Ah, sa bagay. Pagkasakali yung auto system. Auto buong team. Buong team talaga. Pupunta sa gera. Pero yung LGD mga tropa, since timing based naman sila, baka ang gawin nila dito, umiwas sila ng umiwas, makakita tayo ng feed from the supports, pwede nating expect yon para makabawi yung course nila. Kasi yun talaga yung strength ng kanilang heroes eh. But then again, ang hirap kung mafe-feed yung Tiny. Oo. Kasi siya din yung isa sa impact player ng ano eh. Ng LGD eh. Pwede yun mag-toss-toss lang eh. Baka mami, makakita pa tayo ng yes. Toss play into black hole eh. Mm-hmm. Diba? Magbablock hole sila pagtas itutoss na lang ng Tiny. Pwede tayo makakita ng ganun. Pwede lang naman. Okay. Si Shadow Demon, meron din makikinabang sa kanya, which is yung mga stacks. Andiyan naman si Terrorblade to pick that up real quick. Old school pick ng Quest. Very 2017. Very 2017 indeed. Diba? Yes, Sir Vincent. Ito po yung anniversary, diba? Yes, anniversary ng LGD dito sa Riyadh. So, kailangan. Depensahan talaga nila to. Diba? Okay. I mean, kung ako LGD, mas didepensahan ko to kasi grabe yung premyo. Grabe yung premyo. Tama ka dyan, Mike. Sobrang laking... Kumbaga yung premyo naman talaga yung habol mo dito eh. Bukod sa experience na makakalaban mo yung mga international pre-TI, teams. Pre-TI, Diba? Pre-TI, magkakaroon kayo ng pang pocket money. Diba? May pang ano ka na agad. May pang shopping ka na sa Seattle. Tama. Di ba tama Seattle? Seattle. Manalo matalo. May pang shopping ka na agad doon. Diba? Turo mo, bibilin ko. Yo. Wala, grabe. Pang yamanin talaga. Auto yaman ka pagka nanalo ka nga dito sa gantong klase ng tournament. Now, nothing to say. Looking at the last 10 denies,
masabay naman siya completely up against the Storm Spirit. Yan naman yung kailangan nila. Actually, levels talaga. Levels. Ayun yung kanagandaan sa Primal Beast. Mm-hmm. Hindi ko yung ano hero na kailangan mo ng ganitong item. Ganyang item para mag-online boot. Ano, ng face boots lang, pwede na gumala sa mapa yan. Tapos, yeah, farming niya na yung hero ng quest. Kasi, ang PPI, hindi, may pamigil nga lang din sa, ano niya, pulverize. Sa pulverize. Oo, may leaf, may spear, may hotdog ni Aldur. Ah, ano. Pero, ito ah, mga tropa, siguro yung mid lane ang pinakaasahan ng both teams kung kailan sila iikot. Sobrang importante niyan, mga tropa. Pero nothing to say. Battling up dito ngayon. Noob, kukuha ng bounty. Mm-hmm. Okay. Para lang makaano siya, magkaroon sila dito ng enough gold and again makapag-refill siya sa kanyang bottle. Oh, pero AR Vincent. Mm-hmm. Kakamiss daw si Amin mag-kill, pero tingin ko model. Nagmo-model lang ng bench, 'di ba? Nagmo-model lang si Amin. Hindi. Siguro sabihin na lang natin, mga tropa, na wala pa ata siyang nasasaliyang team. Nag-back to ano na ba? Hindi naman, di ba? Parang wala pa din eh. Wala. Parang tingin ko hindi naman siya yung malaanan na ano. May summer job. Summer job lang. Considered summer job lang yung TI. Mm. Okay lang. Kulang kayo ng carry. Pwede ako dyan. Pwede ako dyan. Depende na lang din kung magbabalik. Si Seb nga eh. Saka ilang last ride na yung animal na yan. Kita nyo naman. Kalaro pa din. Oo. So, we might expect Ame soon. Malay natin. Pwede na. Hindi natin. Pero, alam. Mas safe na na wag na kayo mag-assume. Yeah. Parang, kung ano na lang yung mangyari, yun na yun. Yun na yun. It is what it is ba? Kita nyo si Jerax na nahimik na ng tuluyan. Oo, wala diba? Na. Wala na. Summer job, summer job. After nung stand-in sa liquid. Oo. Wala na. Tapos na. Okay, okay guys, ayoko na ma-stress ulit. Hindi naman siya naglaro, completely. Nag-coach for a moment. Kumoach lang. Diba? Tapos wala na rin. Pero ito, yung early natin, 4 minutes going 5, wala pa nang kakapatayan. Ano, wait lang. Ito, binabati mo kasi, Mike, sabi dito ni Noob, ay, walang patayan ah. Palag nga tayo. Kita mo naman si Nothing to Say, wala eh, harassed well or bullied well dito nitong si Noob. Ay, so, kontrolado. Yes, taking advantage lang na rin. Binge ako eh. Masakit yung normal attack ko pag na with the overload, di ba? Bakit di ko susulitin? Pero naku, may rotation na ni Wayo Smile, di pa level 6. Okay, nothing to say. Pwede nga makago dito ngayon. But again, he's not yet level 6. Ganda ng pagkakatether ni Omar. Nothing to say. Standing strong. Patay! Galiha! Wayo Smile taking the first blood. Though nothing to say, will fall down as well. Planet tossing in itong si Omar. Yun naman pong si Wayo Smile. Nandiyan din naman kaso support battle. Yun nangyari dito sa mid. But no casualties other than those mid laners. Oo, pero okay na okay pa rin yung sa may PSGL GT kasi unang namatay dito yung Storm Spirit, yeah, at napilitan pa mag-react ng dalawang support ng quest. So meaning, yung side lanes ng LGD eh sobrang basic ng buhay niyan. Happy. Diba? Okay. So yan, TA 2000, kailangan talaga dito ngayon ni Enigma. I-distansya yung mga idolons niya dahil ubusin hindi ng free flakanon. Makakahit yan. Yes, ubus sa flak canon yan. Ng isang Enigma. Maganda lang din yung tinyano, naging call doon ng LGD na tinik advantage nila na hindi pa talaga 6 yung Storm, pero yun, 6 na. Nag-6 naman na dito ngayon itong si Nothing to Say, but Nothing to Say about to die here. Nice play. 3 heroes. They just choked itong si Nothing to Say sa may mid lane. Yung region rune. Good call. Region rune, hindi madenay. Yan na nga mga tropa. Pwede pang mamatay sama sa promo si Wayo Smile. Lista nyo na yan, pagkaganya. Magandang bawi agad para kayo. Ba't ang maganda rin? Nakuha nyo rin yung region rune eh. Yes. So, pagbalik, oh, pagbalik ng Primal Beast, hello. Parang walang nangyari dito sa mid. Binigyan mo lang ako ng free kill. Free XP. Lang din, nung ginugo na dito si Noob, saktong-sakto yung pag-normal ni Noob na dadamo yung creeps eh. Diba? Noon na nga mag-level 6 si Primal Beast, pero nung after nung hit, pagka-6 niya, ayun, may tinamaan na creeps. Nag-16 doon. Ayun, dalawa eh. Pwede niya madin eh. Ayun, bumalik siya. Nag-back siya. Akala niya ata na-hit niya na eh. Ayun lang. Masyado, parang ganun eh. Di ba? Parang humarap masyadong, yung character niya. Masyadong maaga. Masyadong yung maaga. Yung pag-back niya. Siguro naka-ship. Oo. Hindi, parang hindi niya na-hit. Pero again, mga tropa, early phase pa lang naman yung ating bakbakan. And dyan pa naman yung mga pagbawi, those stacks, pwede pang maasahan. Pero ang laki ng gap na na-create dito nitong si Storm Spirit sa kanilang lane. Up against this Primal Beast. And Primal Beast,
nandito sa may taas. Given yun, yung asahan mo kasi pang bawi o pang farm kay nating to is yung trample niya. Pero naku, wait lang, speak up okay. Natin to say. The trample, andyan na nga. Pinagtatapak-tapakan na nga si Gyro Batu with the TP. Instantly by Storm Spirit, he got tossed out trying to save. Itong sinating to say, ang kaso, inabot yung tatlo. Mga kaibigan, papalag naman daw dito ngayon yung quest. Nothing to say, it's got nothing to do. Oy. Kundi ang manakbo, Noob doesn't have enough mana to jump doon sa may likod. And they chose to fall back. Pero it's all good. Offlane na agad yung namatay doon. Saktong-sakto naman yun. Ito yung mga gusto ko sa, ano eh, sa pros. Yun. Makikita mo kung paano nila take advantage yung hindi pa level 6 na hero. Eh. Yes. Diba? Enigma. Hindi pa level 6, trainin nila yung go yung carry ko. Ah, may easy target dito. Ayun yung ta-targeting ko, which is yung ginawa ng Storm Spirit. Pero speaking of the devil, Noob. Storm Spirit. Oh my God. Minus region tapos sa Buenas okay. talaga. Buenas pogi. Primal Beast with that pulverized. Pero patay pa rin dito si nating to say. Anak ng Diyos ah. Pare, makunat. Legion tsaka Arcane. Makunat ka pala. Hindi, yun eh. Tinatatlo pre. Early game tayo, tsaka yun yung maganda pa, sasabihin ko rin sana. Tinatatlo. Nagre-react at nagre-react ang dalawang support dito ng quest. Oh. Kung saan gumagalaw yung kanilang mid laner. Diba yun, smoke. Kita grabe. Mo pre. Yun. Arcane rune ako, ba't di natin sulitin? Ayun na nga, and almost same lang naman sila ng pinupuntahan. Pero yung supports talaga yung nagbibigay na kulay dito ngayon kay Storm Spirit. Kaya na-amplify yung hero early on. May 6. Pwede kumuha Sander to pag nakagalaw. Meron siyang ano dito, puntos na naka-save up. Oh, talaga yun ang ward. May ward ba? Ayun. Oh, alam na nila. Something's happening wala right lane. Here. Wala dun sa gilid, nandito yan. Eh, nakita yung tunay. Etong si Shiro, binibigyan tatlo laban sa isa. Uy. Talaga namang pambubuli, ginagawa ng quest arena. Meron namang Sunder na nabigay, kaso patay pa din dito ngayon si Tropa. Shiro Stick. Will be deleted soon enough dito sa may ibaba. And there we have it, Omar. Now on a killing spree, 6-1, 9 minutes in. Day 2000, pinagbabalakan ng dalawa sa may taas. Black hole could be committed, pero hindi niya na nga binigay dahil wala silang burst yes. to take down Gyro. Medyo logi. Kaya ko, kala ko magkano doon, makakasurvive yung terror beat. May infused raindrop, punong-puno, yung magic stick, 20 charges, at mukhang makunat kasi nung ginoo, di ba? Eh, sumama si Malik. Sumama si Mars. Sumama si Malik. Ayun, kinantan. Inawitan. Pillow talk ka talaga. Inilow talk si Tropa. Pero si T8000 naman, pinulverized. Napigilan naman kahit papaano. Pero nothing to say. Can't do a thing. Killing spree for Noob. Quest. Di nyo ba na ano yun? Di nyo ba nakakita yun? On fire. Nagano siya yun. Nagpulverized ng may hotdog si Alger. May hotdog yun, no? Yun lang. Nagkakalat na nga. At grabe na yung galaw nila, man. Okay. Why you smile? Wala na din magawa dito ngayon. Spear, a bit bad there. Pero sure, deads pa din dito. Itong si Shadow Demon. And 10 minutes, 8-1? Oo, grabe naman gumala dito. Wala eh, madali kami. Andyan yung mobility namin. Given na may IO relocate kami. Nasulit nila agad yung IO relocate. Oh, nakakuha sila ng cordon sa may top. Tapos pagkabalik nila sa quest nila, nakakuha pa sila ng isang support. And Noob, yung nagpapabor sa mga nangyari na skirmish ngayong 10-minute game pa lang. Grabe yung mga ginagawa dito ngayon ng quest. Well, again, yan yung power spike nila. Ayan yung kayahan ng heroes nila early on. Pero hindi ito yung ine-expect natin na umpisa ng Primal Beast. Tsaka ano rin, ine-expect ko rin kasi somewhat may trade yung LGD eh. Oo. Pero wala eh. Hindi... Ang time lang na napatay yung one kill na yun yung Storm kanina sa mid. Yun din, oo. Yun yung pumunta yung dalawang support ng LGD. Which is... hindi magawa ng LGD ngayon kasi hindi nila afford iwan yung mga tawag dito, yung mga side lanes nila. I mean, Terrorblade, iwanan siya ng Shadow Demon para mag-stack. Hindi para makatulong sa mid. Oh my God, this is... Kailangan, no choice ka naman, yung Shadow Demon din. Bagay. Mag-stack ka ba tapos yung core mo binubugbog? Okay. Siyempre, as a support, ay naman talaga yung at trabaho mo in the first place. Oh, magre-react at magre-react ka. Pero mga tropa sa nakikita natin ngayon, yung LGD, tagilid. Mm-hmm. Diba? Ito yung may stock. Yun. Para sa Gyro. Yung quest. Ah, pabilis niyan makakuha mamaya. Hindi ko napansin sila nag-i-stock yun kasi galaw sila ng galaw eh. Totoo. After nilang makakuha ng kill siguro, mabalik na sila sa kanilang respective jungles. T8000, meron Falcon Blade dito going for that Crystallis. For that additional damage needed later on, di na nila hintayin pang kumunat ng sobra yung Primal Beast bago balagbagin.
Ay, may Witchblade na lang. Masakit. Mararamdaman na talaga ni natin sa yung palo ng Storm. Yan. Makunat ka sa physical, pero sa magic, medyo, ano talaga, makangati ka. Ayun, tingnan mo naman yung item niya. Ito rin yung mahirap eh, para sa akin. Kaya pag nagbe-mid primal beast si Nothing to Say. Yan. Magbe-blade mail ka, pero ano ba blade mail mo? Parang mahirap din eh, no? Diba? Ayun siguro yung one of the factors. Mag-scatter din damage eh. Oo, parang kung bakit na tatalo siya somehow sa laning stage o sa game ng primal beast. Ewan ko ako kasi pag nagkakas ako ng game ng LGD na primal beast sila, talo eh. Oo. Madalas. Oo. Madalas, talo. Kung may nanalo man, ayun yung hindi ako kasaro, hindi ko napanood. Pero ito, tulad nito mga kaibigan, dalawa lagi kalaban ni Nothing to Say. And hindi ito sinasagutan ng LGD. Kumbaga, hindi, alam kasi nila food trip eh. Yun nga eh. Diba, kumbaga late na din kung magre-react sila sa ganyang ginagawa ng quest. Siguro, the good thing na lang dito na maganda kay Nothing to Say kahit na ilang beses siya namatay ganyan, ilang beses sila ginugo at wala sila masyado napapala na trade sa may side ng quest, yung level niya on par pa din talaga. Decent eh, diba? Actually, mas mataas ngayon level niya dito kay, ano eh, kay Storm Spirit eh. Oo. Pero, ang hirap pa din dahil pwede silang mabaon later. And yun yung kailangan i-prevent ng LGD. Andiyan naman si Terrorblade to farm, diba? For the team and to carry them later on. But, ang hirap kung ang kalaban mo sobrang dami, diba? Mm-hmm. Tsaka ito pa yung ano, paparating na Diluvio din for yan. LGD. Pag nagkadagar na yung Mars. Oo nga, no? Ang bilis lumaban ng Susunod yan. Susunod yan dito sa Storm. Matic. Kanina, dalawang support lang. Ngayon, mamaya pag nagkadagaran, may plus one core pa. Mm-hmm. Pero mga tropa, yung BKB ni Primal Beast, medyo may katagalan pa yan. So, pwedeng i-abuso ng quest. Sarap! Ito, mamaya. Easy farm. Easy farm talaga para kay TA2000. Eh, hindi ko na magagamitin pang kill. Oh, flak cannon lang is taki. Oh. After ng Aghanim Scepter, kahit niya hindi na siya mag-BKB kasi parang pangit yung BKB. Kahit okay. SNOE na lang yata. Pero nag-blade mail si Nothing to Say. Medyo matsakit naman. Rune. Uy. Kaso may shield rune si Noob so they could go once again. There's the avalanche na nakaw naman dito nitong si Rubik yung 3 black toss. Pero yun nga pong arena binigay yung black hole nandun din naman. Kaso lang si Storm Spirit. Naku po! Mukha namang hindi na siya may sasalba pa pero si Neo nananakbo dito ngayon. Malek is there. Still alive and kicking with the God's Rebuke. Masuslow, masuspear itong si Neo. Eto namang si Shiro with the help of Planet. Ang kaso lang, the relocate by Omar. Sulit yung pag-save dahil dalawang core para sa isa yung naging trade. Oo, at hindi man, nag-fail man yung save niya dito sa Storm Spirit sana nung binablock hole, di ba? Yan. Sa save niya sana, kaso nagamit niya pa ngayon pa, ano, parang relo pabalik na. Nag-benefit pa. Oo, ginamit niya dito kay Mars para makapag-save kasi walang TP Mars eh. Yan. Di ba, so parang at that moment, okay, ngangatayin na to nung TB, pero ito rin, ganda rin yung ginawa ni Planet. Medyo late niya yung black hole eh. Yun, no? Ayun siguro hinihintay niya kaya hindi niya agad kinukomit. Yung okay. Mars. Kita naman na kasi kung saan dumaan yung Mars eh. Sinalo ni Primal Beast. Ay, sinalo no, ni Primal Beast yung spear. Yung save niya. So yan, yung pabalik na narelo yung ginagawa niya Binibilangan na. Timing pa nga, yun no. Ganda rin dumistahan siya ni Omar, bro. At saka, wala na din kasing way si Planet. Ayun. Power. Oh my God. And after that replay, mga tropa, eto na. Form na. Timing lang. Aroy. Oo, timing lang. Aroy na si tropa. Magkaka-after nito, tingin ko one component away na lang para sa Aghanim Scepter. 5k net or lead for quest at naku, may balak na naman. May balak sila pero they can't secure. They can't land the kill dun sa Rubik. Oo, mahirap pa. Wala pa silang extra disabled kundi sa tie niya lang talaga. And wala rin naman yung Shadow Demon that time. So, nga nga talaga yun. Speaking of Shadow Demon, nandito sila sa may mid. Kaso huli ka. Okay. Huli nga. Si Wayo Smile. Hindi ka talaga makakangiti pagka ganyan, pare ko eh. Obvio. Support lang yun, oh. Nag-relocate pa ka sa aming Storm. Wala. Gusto talaga nilang lamunin yung mid. And it just goes to show how palung-palo naman to from Division 2 na team. Umangat ng Division 1 sa netong last DPC. Nagpapakitang gilas. Nag-major. Nagpakitang gilas sa major. Naku. Nagpakitang gilas. Internationally. International team si mga kalaban nila dito. Rin. Yun nga eh. Parang pano ah. Oh yeah. The underdog story. May bago pa tayong kakapitan. TA2000 pwedeng mapatay. Good spear by Malik. Napigilin. Trample damage. Pero TA2000 still not dead. He's just around the corner. Nothing to Say. Pwedeng ma-burst. But with the pulverize. Andun din naman yung stun. Pero Nothing to Say can't do a thing. He can't land a kill right there. Noob.
Now being first, but he does have that ball lightning to escape and Quest will just go out. Kulang sa disable. Wala kasi yung Shadow Demon, unang namatay yun eh. Yun na. Ayun, sana yung pwede maging follow-up eh. Kaso, ang aga rin kasi eh. Maganda yung pagkakadisrupt. Avalanche is also there. Pero andyan si Omar to tether, to sustain itong si Noob. TY, sabi ni Storm. Diba, makakapag-out na ako. Wala lang, basic lang. Diba, nakakuha kami ng free kill ulit sa inyo. Tapos yung carry namin. Ayun, nabubulunan na sa farm. Ako po, mga kaibigan. Medyo, nothing to eat daw, literal. Nothing to eat. Wala talaga makain si nothing to say this game. This early nila against Quest. Ang hirap niyan eh. So, ang laki nung trabaho nung TV tsaka Enigma this time. Sa kanila talaga naka-ride yung buong team. Sa black hole na maganda. At sa damage or sa pag-carry na itong si Shiro with his Terrorblade. Pwede magkaroon ng toss black hole play? Possibly. There's the damage, the black hole as well. Pero save. Relo, save for you. There's gonna be the pulverize. Locking down Omar. But Omar might die. Medyo masakit itong si Shiro. Pero No way! Bago. Na makakaligtas kayo doon sa may black hole na nanakaw dito nitong si Kuya Mungkauri. Meron naman po na sa under si Shiro. So Shiro still alive. Though nothing to say with that onslaught. Triple kill for Shiro. Shiro carrying LGD hard dito sa game na ito. And if not for this Terror Blade, that game or that clash could have went dito ngayon sa Quest. Oh, at ayun na hinihintay natin. Yung sinasabi natin kanina ng malaking trabaho ng Enigma at Terror Blade. Yun na. Nagawa nila na maayos. Ang ganda rin kasi ng pagkakainishate dito ng Tiny. Na yung sinasabi natin toss into black hole, nagawa naman nila at ang isa pang maganda ron, yung attempt ng Io na mag-save, hindi naging successful, nadami pa siya sa may black hole. Ayun na nga. And ito mga kaibigan, ano, grabe yung clash. Close pa rin yung dalawang team pero, natin. Ang naging trabaho lang talaga ni nating to say doon, to be honest, taga-onslaught. Oo, yun. Pang-reposition lang siya, ganun na lang yung nagiging rin, ano niya. The good thing din, although naagaw yung black hole ng Quest, andiyan naman yung Shadow Demon. Yan. Diba? Na may tago lang, wala nang kwenta yung black hole nyo. Ganda, maganda naman yung ginawa dito nitong si Rubik somehow. Pero again, yung damage ni Shiro, hindi pa rin nila ma-prevent. Hindi pa rin talaga nila masabayan. So sabi ng Quest dito, konting reset. Let's give some more items for T8000. He needs this black hole para ma-prevent yung mga incoming magic damage. Diba? Ito rin eh. Di rin maganda yung pwesto ni T8000 dun eh. Sa pa yun. Nilamon niya rin yung TV. Oo, mayaman ka T8000. Yes, oh, mas mayaman. Ano, nung teamfight na yun ah. Magkasing yaman lang sila eh. Nang Terrorblade. Tapos naka-metamorph yun eh. And mahirap sumabay sa ganun. Mas masakit sa iyan eh. Truly. So, mga tropa, yung Quest, hindi pa naman smooth game totally ito para sa kanila dahil nga yung LGD, meron pa natitirang dalawang bala. Just Enigma and Terrorblade. Wala pang nakaka-godlike boss. Wala pa, mga bossing. Mm-hmm. Mga nagkaputola ng ano eh, ng streak. Nagkaroon ng patay. Hindi nga ano, hindi naka-play dito sa, ano, pag dito, spectator yung, pag dito, yung effect na pag may kill streak ka, may umiilaw yung ano mo. Sa pub may ganun eh. Oo. Pero for now, mga kaibigan, Terrorblade, farm lang. Primal Beast, still struggling. Okay? Hindi pa rin natin talaga siya makita cleanly na nakapag-perform. Doon sa clash, hindi ganun ka okay yung pinakita niya doon. Actually, pero parang nag-compliment pa ngayon eh, na parang okay lang if ever na maging ganun ulit yung galaw niya. As long as naging inspan siya, na i-enable niya dito yung wait lang, sasabihin ko pa lang ang pangalan niya. Kaso, teka lang, si Shiro, naubos yung kanyang shield rune. He's di problema. He's out. Problema yung shield rune. Hindi problema, kaibigan. Buti kang tumagal yung buhay niya dahil sa shield rune. Pero kung wala yun, ang bilis niya. Namatay dun sa may moment na yun. Kaso, lima din kasi. Nangaka talaga dun. Nangerts siya dun. Lima na eh. Diba? May vision din kasi dun yung quest. Kasi tignan mo, ayun o. Nasa may triangle camp nila. Kaya kitang-kita yung ginawa ng Terrorblade na pagkuha ng rune. So, okay yung sinasabi ni Mike kanina na kung yung Primal Beast yung nafo-focus, Terror Blade, makaka-free hit. Pero yun nga, mga kaibigan. Dapat, sa teamfight, mas maganda yung mauna talaga nila yung Storm. Yes. Kasi pag din nalang nauna yan, sobrang aasa sila sa Black Hole sa panghuli. Tsaka, limited yung disables nila eh. I mean, meron, pero kailangan mo boost lahat kay Storm. Oo, kasi kung iba Black Hole mo yung, sabihin natin, Black Hole mo yung pangalan nito. Gyro. Diba? Black Hole may Mars. Yeah. Pwede ka kasi cancel din ng Storm eh. Oo. Yun din. Isang mabilis tapos yung Rubik pa na nangyari na kanina. Ang dali naman kasi gawin talaga ng Black Hole hanggat walang
Lincoln, pero kukuha lang ng rune. Mm, akin okay. Okay. Kala ko sasama niya yung Storm, tapos bibigay niya yung Wisdom rune dun. Hindi. Pero, ito, yung Ionen, kaya din lumalabas dahil sa mga, tulad yan, kayang-kaya mo makakuha easily ng Wisdom rune, and it would help you and your other support. Mm. Diba? Yung lowest. Yung diba? Lowest na XP. Yes. Sa team nyo. Dapat nyo pag-uni. Ay, hindi, wag na masyado makasarili yung request ko. Pag sobrang late ng, kunyari, level 10 yung kasama mo, tapos ikaw level 7 lang. Inano ko, pag ganyan yung wisdom rune, dapat doble na ibigay sa'yo. Para madali ka makahabol sa level. Madali ka makahabol. Kasan yan, makasariling request. Pero yun, pa-BKB na yung gyro. Okay. 5 gold away. Sod play from LGD. Ito naman, siguro, hindi to inaasahan ng quest. Kasi kanina pa nila ginugol pa yung LGD. So, itong gantong timing ng LGD, sobrang ano nito, pambigla, dapat. Kaso, yung quest, ganda ng pwesto. BBKB siguro to si T2000 para yung controls lang, maliban sa black hole. Oo. Kasi yung pulverize, di niya problema, dali nakakancel eh. Yeah. Yung black hole, pwede nagawa ng paraan ma, ayun, ang maganda, binigay niyo sa core. Okay, para ay, mag-boost. Yung nakikita ko kasi sa mga IO eh, IO Leshrac, mag-relocate yung IO sa Wisdom Rune, tapos bibigay sa Leshrac. Mm. Pero, parang naka-slow mo, direct, tama ba? No? Oo, oh, naka-slow mo nga. And then, medyo, ano na, okay na ko na. Ayun. Wait lang. Ayun, slow mo. Naka-slow mo, naka-slow mo. Naka-slow mo. Pero yan, susubukan natin i-fix para din naman goods yung ating mapapanood, mga tropa. So, pero may crush na nangyari. Team, kung crush mo, no, hindi ka nagka-cast. Cast mo. Hindi, hindi ko nakikita. Yan! Uy! Balik tayo sa nakaraan, mga kaibigan. Yung Aegis, nakuha na dito nitong si Shiro. Pero, oops! Face cam. Replay. Ooh, well played. Di ko natin nakita yung nangyari. So di natin alam kung bakit yun yung reaction. Basta niya. Panalo yung quest dun. Bilis naman nun. Team wipe po. Nagano lang saglit, nagkaroon ng teamfight, nagkaroon ng Roshan. Team wipe. Tapos, napatay pa yung Terror Blade dun sa pangalawang buhay. Nagkaroon pa ng buyback dun sa Tiny. Yun na nga. So nga. Nangarts yung... pero ngayon na may 12-key advantage yung quest. 24 minutes in tower game, 6-18 yung score, favoring yung quest, at mukhang madadagdagan. Ay, muntikan lang. Alam mo, Mike, ang hirap ng gantong klase ng umpisa para sa LGD. Kasi, pwede na itong tapusin ng quest. Kumbaga, yung LGD nag-umpisa pa lang eh. Bumuelo pa lang sila yung quest, road to end game na. Tingin ko, ano eh, wag na nila gamitin ito para ML Beast eh. Pwede. Kuha sila ng hero na pag nakita mo, alam mong nating to si Aura lalabas. Yung kakabahan ka dapat oo, eh. Oo, yung mga ganong hero. Kasi, Storm tapos katabat mo Primal Beast, alam mong hindi ko mapapatay niya hanggat walang tulong eh. Pag nag-level 6, kahit may tulong, ang dali na makapag-out. And yun yung ginawa ng quest. Kasi, si Primal Beast, alam nila malakas yan sa lane. Pero kung i-amplify natin si Storm Spirit with the help of two supports, kayang-kaya natin. Na-boss it. Na-boss it, pare goy. Diba, ito naman, diba? Pa-BKB, kahit magka-BKB kasi, again, andun pa rin yung... Pwede kagawa ng black hole. Mm-hmm. Pinepera na lang. Oh. Tapos 250 para ka rin pumatay ng hero. Easy money. Taxi. Para dito ngayon kay Noob. And Noob Shivas. Going for the Shiva's Guard. Okay. Laking tulong yan later on. Si Terror ay. Blade talaga yung pinaka may ano. Uy. Alam mong sobrang yaman na ng player pag ganyan. Alam mong sobrang lamang nyo oo. Pag ganyan. Di ba? Nagdeso yung Mars. Dumeso na yung Mars, par. Para... ma-counter talaga, sobrang mawala din yung kunat ng Primal Beast. Desob. Ano na yan? Ang tawag dito? Greedy item yan eh. Endgame call na yan para sa quest. Greedy item yung ganyan eh. Mm. Na pag alam mo ng ganyan, lamang yung player. Yung katulad sa Timber, so pag nag-first build ng ano yun, ng Kaya Sanchez, o kaya nag-Bloodstone, alam mo lamang eh. Kayang-kaya na talaga nilang makakalit. Sa offlane. Ito pa, halberd pa lang. Naku. Hindi, bumagal na din kasi talaga yung timing ng LGD kung saan binigay nila ng binigay yung, ang tawag dito, yung space kay Terror Blade, which is hindi sila nag-benefit overall. And ngayon, Primal Beast, nag-i-caus malala. No. Stream dito, boss, yung stream A po, yung may double exit point sa Twitch. Yan. Check nyo na lang isa pa nating basta stream. Basta may nakita kayong stream elements, matik stream A yan. Yung... okay. Or, sige, sabihin natin, double XP points kayo. Pag wala po kayo nakitang points, okay. Stream. Pero yung kinocover namin, Group A. Group A. Okay. May butterfly na rin. Scotty, ano pa ba next item? Pwede natin mag... eh, naku. Uy. Huli ka, Balbon. Hindi na tumagal pa.
Ano si yung, yung stolen smile. Item ng Rubik, ay yung stolen skill ng Rubik, hindi nila pinapakita. Hindi, hindi din natin. Pag na, maging madamot, ipakita. Na-check si Rubik eh. Wala, nakatutok kay TA tsaka kay Omar. Mga kaya ito yung rank 1 carry ko eh. TA 2000. Palumpas eh. Pero si Planet. Planet, getting spared. Ayo as well ay, together with TA 2000. Hindi pa binigay. Kaya-kaya na patay ni Malik. Nag-relocate pa. Nag-relocate pa. Masecure lang yung kill talaga at hindi na makatakas pa si Planet. Wala, gusto na nila amplify si Jairo. Hindi nila gusto bigyan ng chance yung LGD na may makaligtas pag nahawakan nila sa leeg. Wala na eh. Kayang-kaya na nalaga nila itong ipanalo. Tulad nito mga kaibigan. Grabe gangster no. O, bakit? Wala ka MKB eh. Ba't matatakot sa'yo? Wala ka din BKB. Wala pang BKB. Yung mahirap doon. Storm Spirit, nakita pa si Niu. And Niu could die here. Eh, wag na wag mong susubukan. Papalag ka pa. Eh, nakita si Rubik. Hindi na, uy. Kaka-black hole ka pa eh. Kala ko gagawin mo pa para may makahabol ng mga kakampi mo eh. Wala din. Wala. May TTP yan, yes, which is tier 3. Kaso, tagal pa nun. Hmm. Baka pagkadating nila, tapos na siya. Saka hindi sila ganun kabilis sumabol. Hmm. Di ba hindi sila yung mga Storm Spirit na pwede mag-sip lang? Primal Beast, Zip. Pero pagdating doon, bitin. Ayaw mo naman gamitin onslaught. Panghabol lang. Baka mamaya, pag nag-onslaught in ka, umanga ka bigla pag in mo. Ay, lalaban. Kaso walang black hole, ha? Ay, wala si Enigma. 19 seconds pa kanina. Dagger in by Planet. There's a toss for this gyrocopter. Nakapag-BKB on time. Kaso lang, mga kaibigan. Homer's right there. Malik also dived in with the BKB. Sabay, inditaas yung kalasag. Tinitake yung damage. Tago. There's gonna be the disruption para makancel yung TP nitong si Malik. He was too ambitious with that kind of play. Pero na-save niya si Gyrocopter sa process na yun. Tsaka malayo din kasi yung Storm Spirit na nagsimula yung teamfight na yun, nasa baba pa yung Storm Spirit kung saan pinatay niya yung Enigma at kitang-kita siya doon. Yeah. Na, I mean, di naman kitang-kita aware yung LGD na nandun yung pwesto niya. Kaya di nila inatrasan na labanan dito yung Gyro kahit wala yung Enigma nila. Yes, sir. So, they're planning to take itong Tormentor. So, kala ko mamo to eh. Tinigil. Pinalayo. Sinabihan ni Y-Smile. Okay. Y-Smile, meron din shard dito. Demonic Cleanse. Now up. 721, yung ating scoreline quest. Wala, kumbaga, inaano na nila ito. Unti-unti na nilang tinatapos yung game. Talagang polishing na lang ba para dito sa quest. Whereas for LGD, struggling real hard. Okay yung ginawa nila, for sure. Pero kailangan nila ng burst talaga para mas effective yung ganong klase ng play. Diba? Daedalus. Oh, double Daedalus siya? Okay. Okay. Solid damage nga yan, pero parang pwede na yata sa satanic eh. Hindi, baka nakano lang. Naiwan lang na naka-Q. Oh. Para pag gano'n, kunyari malagay siya sa gano'ng position ulit at kailangan ng backup o makakabal naman yung Storm, makakapag-lifesteal siya. Yes. Bukod dun sa, tawag dito, tether nitong si Omar, which is pag sa clash, sa kanya talaga nakakapit. Tignan natin, baka nga mamaya mag-double Daedalus nga talaga siya. May gumawa ng double butterfly eh. Nung Naga Siren, ginawa double butterfly. Nakalimutan ko lang kung sino. Dito din sa Riyadh. Oo, dito rin sa Riyadh. Okay. Omar Baleo, sabi dito nitong si Gian Soisus. Shoutout sa pare yan. Magandang gabi. Ayun na, magsasatanic. Yung TV. Ayun, nagsatanic na rin siya. Ayun naman talaga yung hinihintay kong o kulang na item sa kanya, fail ko eh. Yappy. Si Palos, ayun. Si Palos daw yung nag-double B-fly. Okay. Thank you, sir. So, sod play from Quest. They wanna start the game para matapos na itong laban, mga kaibigan. Spear pa baba. Good Malefice, para mawala yung puno, mga kaibigan, pero patay pa din dito itong si Planet. Wala eh. Kahit ganun ka high level yung play na gagawin. Wala pa din, patay pa din talaga. Man, TP automatic. Hindi na namin kaya lumaban eh. Or wait, stolen Malefice ata yun. Stolen. Stolen Malefice ata yun. Akala ko kay Enigma eh. Tataka din ako eh. Pero yun nga, mga tropa, Primal Beast, Pashiva's Guard. Magsasatanic din yung Mars. So, isang bulwark nun. Puno buhay. Lalo, ang daming tao dun, ano? Okay. Well, gumagana eh. Diba? Plus, on top of that, Quest, they really ahead dito sa game na to.
Wala, hindi na natin kailangan banggitin na sobrang lamang quest dito. Kasi kitang-kita natin, gold lead kills pa lang, pero okay. Oo. Ano lang, yung isang play lang katulad nung nangyari sa may mid kanina. Mm. Yung na-caught off guard nila dito yung Storm, madali magiging teamfight nila. Ang babasagin, kaya naman nila yung terror, yung ano eh, yung gyro eh. Basta, walang Storm na makulit. At wala si Ayo, pang relocate. Nahirap eh, kasi gaya na point out mo kanina, ang hirap mag-haball para sa LGD. Mm. Ngayon kung ma-re-reposition lang na ma-re-reposition course ng quest, struggle talaga. Mm. Okay. So for now, a tiny dagger glimmer cape. Nakakaramdam sila eh. Thing is, wag mo ano ba? Papaluin pag na wag mong papaluin, pag pinalo mo yan, karipas talaga dito si Mars. Malalaman na ah, okay, alam na lang ano, LGD. Nag-scan sila. Nakabang sa Roshan eh. Oo eh. Wala, sobrang importante kasi ng Rosh na to. And there's the smoke play. Nascan na nga nila. So, now, yan. Alam nila, sentry lang meron yung LG, yung quest dyan eh. Pero, glimmer cape. Eh, naku. Alam na, kahit mag-glimmer siya, may ward din eh. Oo, umaga. Alam na, umaga. Kilala nakita na. Nakita agad ni TA. And naka-set. Kumbaga, makapag-set up yung quest dahil dun sa ganong klase ng information planet. Alam, mahirap din, pare. Ayun, nakita na rin nila yung storm ko nasaan. No, okay. Tapang may ayaw kasi sa likod. G2000. Getting ready. Just going up front, Malik. Di pa napapop yung sod niya. Subukan niya munang isa-isa. Tutonic ni Mers. Eh na mga par. Laban na to, sabi ni Malik. Pagtalong ko. Sampalin ko yung planggana. Uy, mali! Mali na talon! Pero itong si Storm pumunta sa likod. New naman na pagbibigyan. May BKB siya dito ngayon. Kaso lang yung nga pong likod ng LGD. Warak-warak na si Shiro. Nakapag-metamorphosis. Nothing to say with the onslaught out. Kaso lang itong si Shiro patay na. Yung damage ng LGD. Wala no, burago, na mga kaibigan. Burado. Si Tropa. Double kill for Malik. And I think this is it. Di ba before mag-start yung teamfight, may vision yung LGD doon? Oh. Kaso naunahan sila dito ng Storm Spirit. Given na may Shivas na rin yung Storm, nakakasabi mo lang, sobrang ganda. Kitang-kita. Dang. Kung nasaan nagtatago yung Enigma. May nagkamali na si Malik dun, ha? Mm-hmm. Tsaka na rin eh, ang mahirap dun, nag-BKB yung Enigma pero hindi siya makapag-black hole. Yes. And nasa gilid lang kasi yung Rubik eh. Alam niyo na pag binigay niya, maagaw at maagaw eh. Tas katabi niya pa si Terrorblade. Oo. Oh. Hindi afford ni Enigma mag-black hole dun, mga tropa. And Quest, with a great performance, and gaya nga na sabi natin, pwede na itong matapos, depende na lang talaga sa mga susunod pang mangyayari. Ito, Malik, grabe yung surviving with the God's Rebuke, 2 seconds, Ghost Scepter, patay pa rin naman dito ngayon itong si Tropa. Bumili ka pa ng Ghost Scepter, ha? Kala mo makakaligtas ka, Nopi. Enjoy lang, dito si Malik, mga Tropa, pero masyado kang maasin. Masyado kang maasim si kaibigan dito. Satanic na completed for Gyrocopter, for LGD, hindi pa naman sila tumatawag ng GG dito ngayon. Pero isang ganong teamfight lang na makita agad yung Enigma. Tapos yung talaga. Enigma, alam niyang yung Rubik nandiyan lang sa paligid. Hindi at hindi makakapagbita ulit ang Black Hole. Pero speaking of the devil, gusto nang tapusin. Black Hole din naman. Kaso lang, dalawa yung inabot mga kaibigan. Ayos there, Pulverize will be up as well. Kaso si Noob, tumagal! At itong si T-8000 nakapagsatanik pa nga mga kaibigan. He is just sustaining the damage brought by LGD and LGG. Yata mga kaibigan, look at that! Sakit! Ang sakit-sakit mo, besikels, nothing to say, mamamaga, mamamatay ba? Disarm for Gyrocopter, he'll fall down, that's actually good for the side of LGD. They're not yet done. They're not stopping just yet. Omar, hindi nakabalik on time to save even itong si Rubik. Double kill for Planet, LGD is still hanging by a thread. Oo, buti na pilitan ng ano, LGD pa win yung Storm Spirit kasi kung hindi, na-brought yung HP ng Storm Spirit into a half or less than half, eh, hindi mag-out yung Storm doon, mababaliktad pa sila. Ito, ang ganda na pagkakas dyan ni Nothing to Say kay Storm after ng Black Hole. Yes. Ganda din ng pagkaka-Black Hole, for sure, na-control sila. Kung medyo puno pa yung buhay ni Noob dyan, wala yan eh. Mababaliktad yung LGD dyan eh. Okay yung ginawa ni Rubik eh. Nanakaw niya yung Sunder. Sinunder niya dito si Terrorblade, kaso nakasurvive si Shiro. Oo, yun hindi niya rin ano. Tsaka hindi niya rin, tawag dito, naagaw na yung Black Hole sana. Yun na eh. Sobrang open. Grabe mga kaibigan. Kasi na yun eh. Kung na Black Hole si Storm Spirit tapos naagaw niya rin yung Black Hole, tapos na for LGD yun eh. Mm. Kasi kumpul-kumpul sila dun eh. TB, Primal Beast, magkakadikit sila eh. Again, ito yung sinasabi natin ng mga opportunities
ng mga opening na pwedeng ang makuha ng LGD, and they've taken that one, pero quest's not it over. Ganun papunta lang. Na dito ngayon itong si Storm. Ay. Gusto pa nga nilang tapusin, mga kaibigan. There's gonna be the spear locking kaso, down itong si Shiro, but Shiro doesn't have the thunder. He's not alive. He's down. Nothing to say. Can't escape. With on. Okay. Nakuha na ni Malik nakuha yung Roto. Nakuha na yung Aegis. Dito nitong si Malik. Na-control pa. Nothing to say. Being controlled. Naka too BKB much yung CC. BKB mo na Tauri. And there we have it. Masyadong inate, ano, ano yun, parang high risk, high reward na yun for LGD. LGD kasi kailangan talaga nila yung Roshan eh. Yes. Kailangan nila Aegis kasi alam nila na pag binigay nila dito, ay, wait lang, di pa para tapos. Tiny! Okay. Ayun na. Kumuha lang, sumubok lang kumuha ng trade si Tiny. Successful naman, kaso naging kabalit yung buhay niya. At ayun na nga, as I was saying, pag hindi, pag nakuha kasi ng quest yan, which is nakuha talaga, I mean, kung si Jairo may hawak o yung Storm Spirit, after ng black hole nila, magkakrumble apart yung PSG LGD. Yes. Pero hindi pa rin dumi-GG ang kasi yun naman eh, di ba? Nanalo sa mid, bakit? Na-black hole yung Storm. Nanalo dito, bakit? Na-black hole yung Storm. Basta ma-black hole mo si Storm. Muntik pa nga kasi grabe yung ginawa ng dalawang support ng quest eh. Basta ma-black hole mo si Storm, meron kayong way. Or meron kayong chance para ma-lockdown siya ng tuloy-tuloy. But for quest, they really wanna end this game. Buyback, call there for Tiny. Mabubuhay naman si Primal Beast in 13. 8,000. Gusto lang kompletuhin yun ng Rax. Tapang nga si Malik ito. Mas lalong asim yan. May Aegis eh. Ate no reflect. Malik wala lang. Mahirap dito pag na-black hole pala nila yung Storm. Pwede ang gawin lang ng IO. Mag-tether cheese. Sa pa yun. Laking tulong nun. Para lang masustain si Storm completely. Oo. Kasi yun lang naman eh. Kaya napipilitan mag-out yung Storm eh. Pagkatapos ng black hole, pinupulver, ano siya? Tawag doon? Pulverize. Pinupulverize, tama pala yung sabihin ko. Trample pala yung second. Yes, 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 yes. So, wala pang MKB kasi pasatanic pa lang. Pero grabe puso ng LGD dito, mga para. Alam nila na na kaya pa nila eh. May ano pa eh, may pag-asa pa eh. Oo. Dalawang pagkakamali, dalawang teamfight lang matik na sa quest. Kayang-kaya na nila yan eh. Tsaka mga gantong klase ng laban, or gantong oras na. Medyo matagal na yung kaso may hex na. Ay, teka, teka lang. Nakupo si Shiro, inumpisahan, warakata mo ka, hindi na nakapag-sander. It's good to GG na ata. Double kill for noob. Etong si Kuya Planet, wasak pa, and GG now called by LGD Quest. Tatapusin din naman mga kaibigan. 5-man black hole. 5-man black hole. Sabi kaso, dito lang, sige, mag-5-man black hole. For the highlights. For the highlights. Kaso wala talaga, sobrang lakas ng quest, sobrang ganda. Sabi nga tulad din na sobrang galing mag-handle ng quest sa kalamangan na meron sila. Yes. At hindi nila, I mean, oh, may natalo silang team fight kasi dalawa lang eh. After nun, wala na eh. Oo. Oh, diba? May mga choke points eh. Oo, pero hala. Ah, okay, gamon. Di sila makatayo. Parang okay, alam nila, alam nila paano tatapalan yung butas na nagawa nila. Yes. Diba? Or yung mga errors na nakomit nila and tsaka ang ganda nung last play nun. Ano yun eh? Pagka-spear na pagka-spear ni Malik, ano yun eh, hex reveal kaya hindi wala nagawa yung TV. Makakagalaw pa sana siya, kaso eh, syempre, napunta siya sa likod eh, na-spear siya sa likod eh. Hindi siya nahabol ni Shadow Demon. Oh, hindi, tsaka ano, tsaka nandun na si Rubik eh, ready na mag-gani eh, hindi na talaga makagalaw, o render yung movement dito ni TV na wala na talaga, nga ka na. Nga-ngerts!